Hi mga ate, welcome back to my YouTube channel. It's me, Michi. At ngayon nga guys, ay mag-share ako ng ano ba to, hinain. Kasi naman guys, alam niyo ba na yung mga iba kong song cover na delete ko, kaya yung iba unti-unti ko naman binabalik kasi yung lola nyo may pagka-sungars. Nag-download ako ng ay nag-upload ako ng mga TikTok dance cover ko, dance compilation. Ang problema, napadala na ako na ni YT ng copywriting notification. Eh, ang lola mo na-windang. So, ang ginawa, hindi mo na binasa si message. Yun na nga, dinilit agad yung mga videos na may mga kanta. Kasi hindi nga binasa. Kasi hindi rin nag-research muna, no? Na yun naman pala eh. Hindi naman makaka-apekto sa ano, no? Sa channel. Kasi iniisip ko, baka mag-block yung channel ko, mawala. Sayang yung pinaghirapan ko, di ba? Kaya nag-research ako guys na ano nga na kung saan makikita yung copyright claim. So ayun, natutunan ko naman siya. And now para maging makabuluhan at huwag mangyari sa iba na hindi pa nakakaalam yung ganitong experience. Natawa na lang ako sa sarili ko. Mahirap din pala nung maging YouTuber pag talagang hindi ka pa talaga ano sa pag-YouTube. So, ngayon, ako naman yung gagawa ng tutorial, ano, para malaman yung game. Para hindi kayo magaya sa akin. Ano ba? Para bang taga-bundok na bumaba ng bago yung ganun. Ayan, nag-ingay na yung alapit kong machine. Ayan, kaya ngayon guys, ituturo ko naman sa inyo dun sa mga bago. Tapos yung mga may alam naman na, thumbs up na lang guys. Ituturo ko naman dun para pag nabuklatan naman ng mga bago eh, malaman naman nila para hindi sila sa akin, no? Okay. So ngayon nga guys, hindi ko na patatagalin, ano? Kaya uumpisahan ko ng pagtuturo. Baka may mapadala din ng copyright claim na notification ni YP. Mag-delete din ang mag-delete. At saka guys, pasensya na kayo kasi unti-unti ko na naman ibabalik yung mga song cover ko kasi nanghihinayang ako guys. Diba? Sayang. So, tutunog-tunog yung cellphone ko kasi may mga nag-chat-chat. May ako na sila re-replyan. Kaya eto na nga guys, umpisahan ko na ang aking copyright tutorial. So, huwag sana kayong magaya sa akin. Kaya panoorin nyo to guys. Let's start! Ang una nating gagawin guys ay i-open natin ang ating Google Chrome. Then, i-click natin guys itong YouTube icon na to. YouTube channel. Yan. Open natin siya. Then, may makikita kayo guys na 3 dots dun sa upper part sa right side. I-click natin yun. Click natin. Ayan. Then, hanapin natin yung desktop site, then click. Ayan. Ayan yung desktop site natin guys. Then, i-click natin guys yung ating profile pic doon sa right side ulit. Ayan yung bilog. Then, click natin yung your channel. Ito. Ayan. So, ito na yung ating channel. Click naman natin yung customize channel. Ayan. Para mapunta tayo sa YouTube studio ng ating
channel. So kapag na-open na guys, i-click natin yung icon, ayun yung square na yun sa may gilid. So yan, mga videos yan guys. Okay, click natin siya para lumabas lahat yung ating videos. Yan, click natin. So ayan na guys, ang lahat ng video ko. So ayan, makikita mo guys, ayun, may kulay yellow guys. So meron akong copyright claim. So dyan natin makikita guys, yung mga copyright claims na yan, ayan. Nakita nyo? May copyright claim na ayun, yung isa na green, tapos may copyright na kulay yellow. Ayan guys, hindi ko alam kung anong kategori ang pagkakaiba niyang dalawang yan, kung bakit yung isa ay naging yellow. Pero i-research ko pa rin para sa information. And hindi ko pa rin naman siya alam kung paano aayusin, kasi may sabi sila na pwede pa yung ayusin. As of now, dahil maliit pa lang naman yung channel ko, hayaan ko na lang muna siya dyan. Kasi makakagather din naman niya ng views. So, hindi ko na lang siya muna gagalawin. And, aayusin ko na lang yan pagka halimbawa malapit na ako mamonetize. Okay? Yun lang naman guys ngayon. Gusto kong i-share sa inyo para hindi rin kayo kakaba-kaba. Kasi based on my experience, nadilit-dilit ko yung mga unang kong videos na nagkaroon ako ng notification ng copyright claim. So kasi kinabahan ako. So gusto kong i-share yan kasi para huwag kayo matulad sa akin, kasi sayang yung views ng mga na-deletes ko. Pwede naman pala siyang hindi i-delete. Ayan guys, hanggang dito na lang. At sana ay nakatulong. Thanks for watching!